So, ang una po mga kaibigan ay ito. Yan. Ganyan po muna. Puputulin muna yan. Hindi pa po ito nababalatan. Yan. So, ganyan po muna ang una. Yan, bubuhatin po muna. Ganyan, nakatali. Binuhat po nila yan sa bundok. Ibababa po rito yan. Tapos gagawing. Tapos yan yung... Ang first process ay yung magpuputol ka sa bundok, then bababa mo rito, yan. Second, yan, ganito na po. Ito, binabalatan na. So, ganyan na yung resulta. Yan. Siya po yan, oh. Yan. Bale, may malalaki, may maliliit. Ganyan po, para pag ginawa pong kwan. Tapos, next, ito po ang gamit nilang pangputol. Ayan. Manual po ito, manual. So ganito po. So ang sukat po nito ay ipaisukat niya 8 po ay 6 pala ito. So 6 meters, meters ba feet? 6 feet. Ito, feet daw po ang gamit niya. So 'yon. Halimbawa, ganito. Ganyan. Tututok po nila sa dulo. Tapos, yan. Ito po, gumawa po sila ng mga ganito. Pinakupakuan po nila ganyan. Para, yan, sukat na po to. So, halimbawa, pag ito po ay sa is, sakto po rito. Sa kwan, sa nilagay po nilang pako, yan po. Then, pag tres naman, syempre yung kalahati dito. Dito kung tres. Kasi yan po, oh. So, ganyan po. So, ito na po yung finished product po ng pagpuputol. So, ito po. Like that. Ito po ay uno ata to. Uno. Dos. Dos. Ay. Dos pala, dos. Ito, tres. Tres yan. So, ito. Cuatro. Ay, cinco ata. Cinco yon. So, ito. Ito ay cuatro. So, dumako naman po tayo sa... So, basta yan na po ang resulta nung kwan na naputol-putol na po. Ganyan. So, marami po talagang kwan, marami po talagang sabihin nating sayang, pero yan po, pwede pa po yung gamitin or pang-apoy, ganun. So, yan po ang hindi naputol, yun na po ang naputol, sa finished product po na naputol. So, dadumako naman po tayo sa pagbubutas. Ayan. Ang pagbubutas po rito, so, ang pagbubutas po rito, ganito po. So, ang gamit po nila, mano-mano. Yan. O, matalim po yan, matalim. Ang yung iba po, mga ginagamit po nila, yung like barena, ganon, pag medyo parang pang mabilisan. So, dito po, sinusukat din po rito. Yan. May mga sukat-sukat po to, kaya nilagyan po ng ganyan para pagbubutasan mo, madali pong masukat. So, pag dito yung isang butas, dito naman po yung isa, doon yung isa, parang gano'n. So, yan po yung lagaya po nito. Ito, pitak po kasi ito, kaya ginilid. Yan. Halimbawa, ganito. Sa is to, sa is. Yan. Yan po yung isang butas. Yan, sakto po rito, yan. Tapos, dadako po tayo dito. Yan, may butas din po dyan. Yon, dito may butas, then dito, and dito hindi na po muna tinuloyan kasi bitak dito sa dulo. So dumako naman po tayo sa process ng pagiging runo. Yan ay pagiging runo blinds. Yan. So ito po, nilagyan po rito ng anong ipawag dyan pare? Basta yung ganito, tali. Tansi.
Yan. So yan, ilulusot-lusot po nila rito. Mano-mano rin po yan. Yan. Wala pong machine sa ganito. Yan. Siyempre, para hindi magbengko-bengkong yung gagawin nyo, unahin nyo muna sa gitna. Di ba nga sabi nila, nasa gitna ang masarap. True. Nasa gitna daw ang masaya. Yan. Ganun. Yan. Ganyan po ang process niya. Tinusok. Yun. Ganyan lang po hanggang sa may, maging 180 ganun. Or 6 by 8. Mga ganun ang sukat. 6 na pa ganun. 8 pa ganun. So, bali, ang bilang po nito nasa 180. 180 plus to 160. So, kung may ganun kang runong mahahaba, then depende sa laki. May ganun kang runong mahaba, tapos depende sa laki. Kung medyo malalaki, makukuha yan sa 150 siguro. Kung ganito po lahat. Yan. Ganyan po. Kung ganito po lahat ang runo nyo, medyo pan, hindi masyadong marami yung pwede nyong itusok. So, yun. Yan. Naipit ng kon pare. May naipit to. Aida mo. Yun, pwede nyong higpitan kung medyo kaya pa nung runo, pero huwag nyo masyado kasi pag nabitak yan sa gitna, papangit na po. Siyempre, isasampay nyo po yan. Yan. Pag yan naisampay, gaganda po yan. Papakita naman po natin sa susunod na araw yung proseso niya.